Welcome to Chocolate Hills, Bohol, Philippines! This is your love, this is your love. Oh, this is your love, this is your love. Chocolate Hills, isa sa mga pinakamagagandang destination dito sa Pilipinas. Bagong experience to para sa akin. Siyempre, sino ba naman ang hindi gusto ang bago? Bagong sapatos, bagong cellphone, bagong t-shirt, o di kaya ay bagong relationship. Kahit sandali! Pero ano nga ba ang sinasabi ng Bible kapag ang pinag-usapan natin ay bago? Number one, the old has gone. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. The old has gone, the new is here. Napakaliwanag ang sinasabi doon sa verse na yon na kapag sinabing bago, ang luma ay wala na. The old stuff is gone. Sa buhay natin, ganyan din. Kapag sinasabi natin na tayo ay bago na, kailangan yung mga lumang pagkatao natin o yung mga lumang bagay sa atin, dapat yun ay wala na. Nile-let go na natin. Kung yan man ay hindi mga magagandang karanasan o mga old memories na merong kasamang hapdi at kirot, dapat yan wala na. Kung yan man ay sin o kasalanan, pag sinasabi natin tayo ay bago ng tao, dapat yan ay wala na rin. Sa psychology, meron kaming tinatawag na hoarding disorder. Ano itong disorder na to? Kapag ang isang tao daw, o limbawa ikaw, kapag merong mga gamit ka ng mga luma na at ready to dispose na, pero ikaw parang ayaw mong pakawalan. Kahit na minsan ay hindi mo na magagamit o talagang sira na, at sinasabi sa'yo na i-dispose mo na yan, tap mo na yan. Pero ikaw, ayaw mo pa rin, baka meron ka na nito. Tingnan mo nga yung bahay nyo, baka mamaya punong-puno na na yung mga lumang gamit na halos mas marami na sila kesa sa inyo. Sa buhay natin, ganyan din. Kapag meron mga bagay na kailangan nating i-dispose, kasi part na yan ng lumang buhay natin, dapat i-dispose na. Kasi pag hindi natin ginawa yon, disaster mangyayari sa atin. Na feeling natin parang ang sikip-sikip na ng ating buhay. So that's the first truth na sinasabi ng Bible kapag ang pinag-usapan natin ay new. The old has gone. Number two, ready for greater things. Alam mo sinasabi ng Bible kapag ang pinag-usapan natin ay bago, ikaw ay handa na para sa mas magaganda pang bagay sa hinaharap. Merong isang magandang verse sa Old Testament na kung saan ay nagpapakita ng truth na ito. Sa Isaiah chapter 43 verse 19, gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Imagine, ikaw ay nasa isang malawak na disyerto. Possible ba na magkaroon ng tubig doon o ng kahit anong form or body of water? Parang malabo, no? Relate na relate ang mga Israelites sa experience na yan. Napakaraming ginawa ng Diyos sa kanila ng mga greater things sa panahon nila o sa kanilang buhay. Kaya lang minsan, parang tayo, ang dami ng ginawa ng God na mga magagandang bagay sa ating buhay, kaya lang, minsan, hindi natin ito nakikita. So kapag sinabi natin na ikaw ay isa ng bagong nilalang o isa ng bagong tao, ikaw ay handa na para sa mas magaganda pang bagay, amazing things sa iyong buhay. Are you ready for it? Yes. Because ikaw ay isa ng bagong tao. Sinadya ko na hindi kumplituhin yung mga verses na binigay ko doon sa unang dalawang point natin. Bakit? Kasi gusto ko mas ma-appreciate ninyo ang tunay na dahilan o tunay na susi upang tayo ay maging isang bagong nilalang. Balikan nga natin yung isang verse kanina sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Anong sabi doon? The old has gone, the new
is here. Pag kinumpleto nyo yung verse na yon, ganito ang sinasabi. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new is here. Maliwanag ang sinasabi doon na tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay sa atin o makapagdadala sa atin sa pagiging isang bagong nilalang. Paano mangyayari yon? Kapag tayo ay nakipag-isa sa Kanya. Kapag tinanggap natin siya as our personal Lord and Savior ng ating mga buhay. Yung second verse natin, yung sa Isaiah chapter 43 verse 19, ang sabi natin kanina, gagawa ko ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Kapag kinumpleto natin yung verse na yon, ganito ang sinasabi. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? So, ang possibility o yung isang bagay na imposible na magkakaroon ng isang ilog sa gitna ng disyerto ay possible sapagkat ang Diyos ang gagawa. Ang Diyos ang gagawa ng mga greater things na ito na ating inaasahan. So, doon sa mga verses na yon, talagang kine-claim natin, talagang ina-affirm natin na tanging si Jesus lamang ang makapagdadala sa atin sa isang bagong kalagayan at siya lamang ang tanging daan upang tayo'y maging isang bagong nilalang. Muli, ito ang inyong Kuya Pastor mula dito sa Panglao, Bohol na lagi nagpapaalala sa atin na desire to inspire. God bless! Ligo tayo, ligo! Hello! Magkakaroon din ng disorder. Ready? Siguro ang gawin natin, di ba? Susunod ako sa iyo, ganun. Apa. Action! Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, searching wide. Perfect love realized, you.